Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Alam niyo po ba mga bossing ko na ngayong araw na ito, ng January 2, ay new moon. Bawat buwan po, bawat itsura ng buwan ay may mga iba't ibang mga ritual na pwede natin gawin upang sa ganon matupad ko anuman ang ating hihilingin. At ito po mga bossing ko ay bawat sa loob ng isang buwan ay may apat na hugis na iba't ibang hugis po ng buwan po natin na pwede tayong gumawa ng mga iba't ibang ritual po mga bossing. Ito po muna mga bossing ko ay new moon. Susundan po ito ng first quarter moon. At pagtapos ng first quarter moon, meron tayong full moon at meron po tayong last quarter moon. Sa apat na yan ng hugis ng buwan ay may mga iba't iba na pwede nating gamitin pampaswerte mga bossing. Upang sa ganon, lahat ng ating mga iwi-wish ay matutupad po kaagad. Lalo-lalo na unang pasok nga po ng taon na ito, kakapasok pa lamang, ados pa lang po ngayon mga bossing. Bagong taon na naman po mga bossing ay mainam na subukan niyo po ito para buong isang taon na mas maging masagana ang takbo ng inyong pamumuhay. Kung kayo po'y naniniwala sa mga gatong pamamaraan at isa ka sa mga nagnais na mabago ang takbo ng pamumuhay, mainam na subukan niyo po itong gawin. Kaya bidyong ito ay para po sa inyo. Ko ay isa sa mga naniniwala sa mga gatong pamamaraan ay mainam na subukan niyo po itong gawin. Proven po ito mga bossing. Kailangan lamang po natin mga bossing ko ng mga natural stone. Or kaya po mga bossing, halimbawa magsisimba po kayo, kayo po ay kumuha ng maliit na bato. Or kaya po mga bossing ko, kung wala naman kayo makukuha ng maliit na bato, kahit dyan po sa loob ng inyong pong bakuran at makakita po kayo mga bossing ko na parang gusto nyong bato, hugasan nyo lang itong mabuti. Ito po'y gagawin ninyo ng alas 7 ng gabi or alas 8 ng gabi. Pero yung paglilinis mga bossing, sa umaga na po yan. Marap ka sa may silangan, doon nyo siya ibibilad sa silangan, yung bato po na gusto po ninyo mga bossing. Or kaya kung meron kayong mga natural stone, kagaya po nitong mga ganito mga bossing, mga natural stone, ayan. Ito po isa sa mga paborito ko, natural stone po siya. Kung mapapansin nyo, hindi na siya masyado kita dito mga bossing. Meron po siyang jade sa loob. Ayan, may jade. Kaya nung nakita ko ito, kagad ko itong kinuha. At meron din po sa akin, kasi minsan mahilig kasi ako sa mga ganun, merong matanda na parang Chinese po siya na manghuhula mga bossing. Ngayon, sabi po niya sa akin, ito maganda to, kunin mo to, huwag mo itong palalampasin. Kaya kinuha ko po siya. Ito pa mga bossing, isa sa mga pinakamaganda. Meron na akong mga ganito mga bossing na swerte sa negosyo o swerte sa mananaya. Ito pa mga bossing yung natural stone. Ito pa mga bossing, mag-wish ka lang ng team, matutupad po yan mga bossing. Kung naniniwala kayo. Pero syempre, kahit mag-wish ka ng mag-wish at hindi ka kakayod, sa wala't wala po yan. Kaya lang, may mga pagkakataon na kumayod kalubaw na tayo, rumakit na tayo na rumakit. Pero yung pag-rakit natin, sa wala't wala mga bossing. Para may patunguhan, yung ating pagod at yung ating rakit, kailangan natin ng bukod sa gabay na mahal na Panginoon pang attract ng swerte mga bossing. Ngayon pa mga bossing, basta kung wala kang mga ganito, pwede pong sa mga bakuran po ninyo, maghanap ka lang dyan ng mga bato na parang gustong-gusto nyo po siya, kahit anong klase ng bato, basta hugasan nyo lamang siya. Or kung magsisimba po kayo, isang maliit na bato nagmula sa simbahan, pwede rin po siya mga bossing. Or kaya, kung kayo ay pupuntang bangko at nakakita kayo ng bato dyan sa paligid ng bangko, kumuha kayo ng, kunin nyo yung batong yan mga bossing at hugasan at ibilad din po sa sinig ng araw. Kaya sabi po nila na kapag sa bangko naman, lagi kang magkakaroon ng pera. Parang hindi ka naubusan ng pera kapag doon mo nakuha sa mismong bakuran ng bangko. Sa simbahan naman, para magkaroon ka ng kumbaga, protection, mabisang protection, at swerte rin po yan mga bossing sa pangkalahatan. At sa mga natural stone, ganoon din po siya mga bossing. At sa loob naman ng inyong pong bakuran, swerte po yan kasi nagustuhan nyo yan at siya po ay nasa loob ng inyong pong bakuran. Yung mga tao mahihilig sa mga natural stone, yan po mga bossing, kahit saan siya tutungo, patingin-tingin siya sa mga bato. Lalo-lalo na yung mga nagmula nga po sa kalikasan, swerte po ang dulot po niyan. Kung naniniwala po ay mga bossing ha.
Ngayon po mga bossing, ang gawin nyo lamang po, ito ibilad po ninyo sa sinag po ng new moon. Pwede rin po kumuha kayo ng isang mangkok pagtapos na may tubig, tapos ibabad nyo po ito, tapos kinabukasan ng alas 8 ng umaga, kunin nyo po siya, tapos gawin nyo siyang lucky charms. Pwede nyo siyang ilagay sa ilalim ng inyong unan, ilalagay sa ilalim ng higaan, or kaya ilagay sa inyong punsalas para magkaroon kayo ng mabisang proteksyon, or kaya bitbitin kahit saan kayo magtungo, ilagay nyo po siya sa bag. Ito po ay magdudulot sa inyo ng swerte. Kaya kung kayo po'y naniniwala mga bossing, lumarga po kayo at subukan nyo po ito. Yun lang po mga bossing. Salamat po!